umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, ugaliin po nating i-silent or i-off ang ating mga cellphone upang makapagbigay daan sa pananambahan at hindi maka-istorbo ang tunog nito. Salamat po. Narito din po ang mga activities ng church na dapat nating malaman. Ituon lang po natin ang ating mga paningin sa ating mga screens. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Isang araw na naman po ang ibinigay ng Panginoon sa atin upang magbigay sa Kanya ng papuri at pananambahan. Ngayong buwan ng Agosto ay buwan na meron tayong pagbibigay diin sa pamilya. Nawa ay sabay-sabay tayong magbigay ng pananambahan sa ating Panginoon bilang isang pamilya. Mamaya din po ay meron tayong isang ordinansa na kung saan inaalala natin ang pagkatawang tao ng ating Panginoong Jesus, ang kaniyang pagkamatay at ang pag-asang siya ay muling nabuhay. Welcome po sa inyong lahat, sa ating mga kasama na narito at ganun din naman po sa kasama natin na nasa social media, YouTube and FB Live. Kami po ay masaya na makasama kayo sa pananambahan natin sa ating Panginoon. Now, let us all have a minute of silent personal prayer as we prepare our hearts and mind to worship our God this morning. Let us all pray. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kaniyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kaniyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan.
Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapa sa akin habang ako ay nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, narito po kami sa inyong harapan. Nagkakatipon-tipon, Panginoon, upang pasalamatan, papurihan ka sa bawat araw, sa isang linggong nakaraan, Panginoon, na kami ay inyong sinamahan. Kami po, Panginoon, ay binigyan niyo ng kalakasan. Kami, Panginoon, ay inyong pinagtagumpay. At ganoon din, Panginoon, sa mga pagsubok na amin pong naranasan, nakasakasama ka namin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kapag ka ikaw ang aming kasama, tiyak ang aming katagumpayan. Nawa sa umagang ito, puspusan niyo po ang panambahang ito na puno ng pagpupuri at pagsamba na tanging sa iyo lamang namin iniaalay. Pagkalooban niyo po kami ng pusong mapagpahumbaba upang aming maranasan ang kaluwalhatian at kadakilaan ninyo sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa nag-iisang bugtong na anak ng aming Panginoong Jesus na siyang aming tagapagligtas. Amen. Mangyari pong tumayo tayong lahat para sa ating pag-awit sa ating Panginoon. This is the your very word.
lost without you. I'm desperate for you. We acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing, O God. We acknowledge, O God, that we are lost without you. Thank you, God. Thank you. Salamat po, Panginoon, na kami ay kilala mo, na kami ay niligtas mo, Panginoon, at binigyan ng bagong buhay. Thank you, God. Thank you, God. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po. Pakisabi nyo nga po sa inyong kapitbahay. Good morning. I'm glad you're here. Nagagalak akong nandirito ka. Praise God, praise God. This is fellowship. This is the church. Amen po ba? Kaya po lalo nating ini-invite, lalo na yung mga nandoon sa mga bahay-bahay uli, na tayo na po, magsama-sama tayo at sambahin natin ang ating Panginoon bilang isang church. Matthew 18:20 says, "For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Wow! Nandito po sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen! We are more than three. Our God is here. Praise God! Praise Jesus! Come on! Let's sing this song. God is here. Praise God!
Jesus be revealed. Jesus be revealed. Come on, let's declare it. Woo! God is here. God is here. Your redeemed blood.
Amen, Lord. Amen. You paid in full salvation's price. I'm given life by nails scarred hands to worship you with all I am. You took my sin, the just for the unjust. You made me yours through your redeeming. Broke the chains, you tore the veil. Glorious King, just for the unjust, through your redeeming love, conquer death, reversing every curse. You broke the chains, you tore the veil. Glorious King, the name above.
Be seated in the presence of the Lord. Hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa pagbibigay sa kanyang mga anak. Araw-araw, may bagong biyaya tayong natatanggap sa Kanya. At sa ating pagbibigay, patunay ang ating pagtitiwala na Siya ay sapat at tapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Tayo po'y manalangin. O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat, Ama, sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkalooban niyo muli kami, Panginoon. Minsan pa ay patuloy ka naming masamba, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa inyong patuloy na walang hanggang katapatan niyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, hindi po kayo nagkukulang. Dahil sa inyong mga pangako, Panginoon, kayo, Panginoon, ay patuloy na tumutupad. Kaya, Ama, sa umagang ito, nawa pagindapatin mo ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy ka naming masamba, Panginoon, sa pagbibigay sa mga pagbibigay sa mga walang hanggang katapatan niyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa na maging ang bawat isa ay maging matapat, Panginoon, sa patuloy na pagbabalik ng iyong mga kaloob sa bawat isa. Sa aming mga pinagtiwala mo na hanap buhay, mga negosyo, Panginoon, patunay lamang po na ikaw ay buhay at tapat sa inyong mga pangako. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa walang hanggang patuloy na kabutihan mo sa bawat isa. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, maaari niyong ihulog ang inyong mga tithes and offerings sa mga accounts na nakikita sa ating screen. Salamat po. Let us all stand for the reading of God's Word. Our scripture passage for today is found in the book of John, chapter 21, verses 15 to 17. Let us read all together. Verse 15. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said, "Tend my lambs." He said to him again a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Shepherd my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?"
Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." May the Lord add blessings for his word. You may now all be seated. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Deuteronomy 31 verse 8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged." Tunay po na ang pangako ng Panginoon ay lagi nating naaasahan at kailanman tapat siya sa at atin pong mapanghahawakan. Sa bawat pamilya po ay lagi nating nararanasan, hindi po niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Maaari niyo po kaming samahan bilang isang pamilya sa pag-awit ng papuri sa ating Panginoon. Sa awit, itataas ang aming tingin.
tatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo ay di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aming kinig. Itatanggal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aming tinig. Itatanggal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kadakilaan mo ay di mapapantayan. Ng isang pamilya na sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Yung pagtayo pa lamang nila sa ating kalagitnaan, I believe, ay daluyan na ng pagpapala. Nakakatuwa sapagkat kahit sa lumang tipan, makikita natin ang pagpapahalaga ng Panginoon sa pamilya. Pagkatapos niyang ibigay ang apat na utos, magkaroon ka ng isang Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang kasunod ay igalang mo ang iyong ama at ina bilang pagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat pamilya na kanyang itinalaga. At kapansin-pansin din sa aklat ng Deuteronomo, pagkatapos o bago sila pumasok sa lumang tipan, ang in-address ng Panginoon through Moses, walang iba kung hindi yung mga magulang. Turuan mo ang iyong mga anak habang ikaw ay nakatayo, nakaupo. Ano man ang ginagawa mo, turuan mo sila na mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. And with that, we want to encourage you, GCF family. Please pray for your family. Bring your family, especially parents, no? Bring your family to the Lord sapagkat walang pinakamasarap sa buhay na makasama natin ang ating buong pamilya na naglilingkod, sumasamba sa Diyos na buhay. And with that, this month of August, tayo po ay magkakaroon ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya. And every Sunday, magkakaroon ng special number, bawat pamilya, at ngayon, nauna yung Reynosa family. Sayang nga lamang, pwede sana lahat tayo, no? but 1 month lamang ito, 4 na pamilya yung ating nahinga ng special number. But I believe na ito ay maging daluyan ng pagpapala po sa bawat isa. So starting next week, we will start our new series of messages in relation to the importance of family sa loob ng iglesia pong ito. Ako po ay naniniwala na kung merong matibay na pamilya, meron ding matibay na iglesia. Kaya napakahalaga na ang bawat magulang ay pagsumikapan natin na mailapit sa Diyos ang ating mga anak, no? At pag malapit tayo sa Diyos, mas konti ang problema. Amen? Si tatay, pag malapit sa Diyos,
Hindi ho yan na mangingibang, hindi yon na tatalon sa kapitbahay. At si Mrs. pagka malapit sa Diyos, hindi yan mag-iingay sa loob ng bahay. So yung mga anak, pag malapit sa Diyos, hindi ho yan sakit ng ulo ng magulang. So kaya ilapit natin sila lahat sa ating Panginoon. So magandang umaga po ulit, GCF family. This is the first Sunday of the month of August. Parang napakabilis. Last month ay o July lang. Ngayon, August na kagad. Joke lang po yan, kung hindi nyo nako. Anyway, sa ating pag-aaral, tayo ay nasa serye ng pag-aaral ng Aklat ng Juan at nasa huling talata na ng Aklat ng Juan, John chapter 21. And with that, may I invite you to please open your Bible in John chapter 21. John 21 verses 1 to simulan ko sa verse 1, sabi rito, after these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and he manifested himself in this way. Simon Peter and Thomas called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee and the sons of Zebedee and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, children, you do not have any fish, do you? They answered him, no. And he said to them, cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch. So they cast, and then they were not able to hold in it because of the great number of fish. Therefore, that disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa isa na namang pribilehyo na nasa amin, upang minsan pa ay aming tunghayan ang buhay na salita. Ama, nais ko na rin pong agawin ang pagkakataong ito upang ipanalangin ang bawat anak mo na bumubuo ng GCF family dito sa Bulacan. Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na puno ng biyaya, ang Diyos na mapagmahal. Opo, Ama, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng maraming pagkakataon na nasasaktan namin ang inyong damdamin, kailanman na hindi ka nagsawa sa amin. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na kumakalinga sa iyong mga anak. Ikaw ang higit na nakakaalam ng pinagdaraanan ng bawat isa. Ikaw ang higit na nagdanais na kami po ay makapamuhay ng maayos. Ang lumayo sa layunin ng Diyos ay kamangmangan at kawalan sa atin. Ang lumayo sa Diyos, ang lumayo sa layunin ng Diyos ay kamangmangan at kawalan sa atin. At nais ng Panginoong Diyos na tayo ay ialis sa kawalan at dalhin sa Kanyang mapagpalang layunin sa buhay. Sa madaling salita, He wants us to remove from being empty. Why? Because living Christ will cause us emptiness. At once na tayo ay lumayo sa Panginoong Diyos, mararamdaman natin na parabang napakahirap ng buhay. Kung kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, gusto niya, abutin niya yung mga tao na malayo sa Kanya at ibalik niya sa Kanyang orihinal na layunin para sa kanila. Maliwanag yung instruction sa mga apostol in Matthew chapter 28, verses 7 to 8, and in Mark chapter 16, verse 7, binasa natin kanina. Sabi niya, bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. When the Lord asked the disciples to go to Galilee, maliwanag na hindi sila pinapunta roon para mangisda. Sila ay naroon upang katagpuin ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? So yun yung number one layunin. Merong nais na sabihin o merong nais na ipahayag ang Panginoon sa mga disipulo, but unfortunately, nung sila ay nandun na sa Galilee, here comes Peter, and I believe the leader of the band, no? Sabi niya, mangingisda ako. At sabi ng mga ibang disipulo, okay, sama kami sa inyo.
At dahil doon, sabi nga rito, nagsamahan yung mga disipulo at magdamag silang ng isda, pero sa kasawiang palad, kahit na isa, wala silang nahuli. Kapag tayo ay lumayo sa Diyos, sa maraming pagkakataon, ini-empty tayo ng Panginoong Diyos. Hindi para ka lamang pahirapan, kundi para maranasan mo, maintindihan mo, ma-realize mo na ikaw ang talo kung ikaw ay lalayo sa ating Panginoong Diyos. Obviously, kapag tayo malayo sa Panginoon, hindi lamang tayo na-empty, nawawala rin yung karunungan. Marami tayong mga desisyon na ginagawa sa buhay na madalas, hindi naman talaga kasalanan, pero palpak dahil hindi ayon sa panuntunan o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang mangisda ba ay kasalanan? Hindi. In fact, ini-encourage tayo na tayo ay huwag maging tamad. Mula sa aklat ng Genesis, ang pagtatrabaho ay isang pagpapala. If you notice, one of the blessings na na-receive ni Adan after the creation story, trabaho. Pangalanan niya yung mga hayop. Diba? Pangunahan niya yung mga nilikha ng Panginoon. Sa 1 Thessalonians chapter 3, sabi ni Apostle Paul, huwag mong pakainin ang taong tamad. So, yung pagtatrabaho ay blessing. Kalooban niya ng Panginoon. Pero merong pagkakataon sa buhay natin na merong gustong ipagawa ang Panginoon na maaring hindi naman kasalanan pero taliwas doon sa gusto niyang ipagawa. Ang ibig ko sabihin, naroon sila upang katagpuin, kausapin ng Panginoong Diyos, pero yung pagtalikod ni Pedro sa isang banda, merong implication na siya ay nagnanais na bumalik doon sa dati niyang buhay. Mamaya tingnan po natin. At pag tayo ay malayo sa Panginoong Diyos, usually, ulitin ko ulit, may mga bagay tayong ginagawa na maaaring hindi kasalanan, pero nagdudulot lamang ng kasakitan sa ating buhay. Now, siguro tatanungin natin, ano-ano ba yung mga dahilan bakit ang isang tao, ang isang mananampalataya, pagkatapos na maramdaman niya, maranasan niya ang pagpapala ng Diyos, pagkatapos na makita niya ang diwa ng tunay na buhay, merong pagkakataon na siya ay lumalayo sa Panginoon. Tatlong bagay. Unang-una, dahil sa problema. May mga tao na minsan pag dumarating ang problema, imbis na lumapit sa Diyos, lalong lumalayo. Dahil ang feeling niya, parang kung kailan ako lumapit sa Diyos, kailan, doon naman ako nahirapan ang gusto. May mga tao naman na lumalayo sa Panginoon dahil sa wrong priority. I mean, nung wala pa siyang trabaho, napaka-active sa Panginoon. Pero nung nagkatrabaho, nawala sa Panginoon. I'm not saying na mali ang trabaho, but what I'm saying is, nawawala yung priority natin. Naalala ko yung kwento ng isang pastor sa Amerika, merong isang member, sabi niya ganyan, Pastor, please pray for me. Sana magkaroon ako ng work dito, matagal-tagal na rin ako, pero wala pa akong trabaho. So pinag-pray siya ng pastor na magkaroon ng hanap buhay. At pagkaraan ng ilang panahon, kinamusta ulit siya ng pastor. Sabi niya, kapatid, kamusta ka na? Sabi niya, Pastor, praise God. May trabaho na ako, maganda ang trabaho ko. So, okay na kami dito. Then tinanong siya, kamusta ang spiritual life mo? Sabi niya, yun nga yung problema, Pastor eh. Sa sobrang busy ko sa trabaho, wala na akong time sa Panginoon. Please pray for me, sabi ng member. So, pinag-pray siya ngayon ng pastor. At ito yung panalangin ng pastor. Panginoon, tanggalin mo po yung trabaho ni kapatid para magkaroon siya ng panahon sa iyo. Sometimes yung bagay na hinihingi natin, yung blessing, nagiging instrument pa para makalimot tayo sa pinagmumulan ng pagpapala. So wrong priority. And then sometimes, tulad ni Peter, naiya na tayo sa Panginoon dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Sa maraming pagkakataon, dahil sa mga maling desisyon, dahil sa ating kasalanan, madalas, nahiya na tayong bumalik sa Panginoon. Kaya naman ay dahil na rin sa ating pride, lubusan na tayong lumayo sa ating Panginoong Diyos. My point this morning is this. Anuman ang dahilan ng ating paglayo sa Panginoon, nawa makita natin yung prinsipyo sa mga unang talata, tayo yung talo. Pag tayo ay lumayo sa Panginoon, anuman ang dahilan, pag lumayo tayo, tayo ang talo. Bakit? The Bible is very clear. Without Christ, we are nothing. Without Christ, we are nothing. Imagine,
magdamag na ng isda yung mga disipulo. Pero sabi doon, walang huli kahit na isa. At eto pa, si Pedro, kasama na kanyang mga apostol, hindi ito mga baguhang mangingisda. Mga professional fishermen itong taong ito. Mga veteranong mangingisda. Ang interesting nito, pagkatapos nilang mangisda, pagdating nila sa Pampang, tinanong sila ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po sa verse 5. Sabi doon, "Children, you do not have any fish, do you?" Kung tatagalugin ko to, parang ganito ang dating. Di ba wala kayong nahuli? What is my point? Ang sagot ng mga disipulo, wala. Ang point ko is, may diin yung tanong ng Panginoon sa mga disipulo. Pwede niyang tanungin na, may nahuli ba kayo? Tama? Pero ang tanong ng Panginoon, negative. Di ba wala kayong nahuli? It implies something. Sinasabi ng Panginoon na, anumang gawin ninyo na pagpapagal, kung kayo ay wala sa kalooban ko, sayang. Kapaguran lamang ang naghihintay. And this is the point of the Lord Jesus Christ. Kaya ang tanong niya, negative. Wala kayong nahuli, di ba? Kapatid, this is the reality of life without Christ. Magtataka ka, bakit malakas ka naman kumita, masipag ka naman, pero dahil malayo ka sa Panginoon, parang laging kulang. Nararanasan niyo po ba yon? Kaya dahil ang pakiramdam mo, laging kulang, trabaho ka pa rin ng trabaho. Malayo ka na ng gusto sa Panginoon. Magtataka ka bakit hindi sapat yung kinikita mo. Minsan, magtataka ka bakit parang laging may sakit yung miyembro ng pamilya. Doon lang napupunta yung ating pinaghihirapan. Kasi nga, dahil tayo ay malayo sa Panginoon. At once na tayo lumayo sa Panginoon, ulitin ko ulit, i-empty tayo ng Panginoon. Para makita natin na ang buhay ay walang kabuluhan kung wala si Kristo sa buhay natin. Meron siyang magandang layunin sa buhay mo at nais niya na manatili ka doon sa kanyang layunin. Beloved, if you feel empty today, remember, God wants to remove you from that situation. And He wants to redirect you into His bounty. Kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng kawalan, ang magandang balita, gusto ng Panginoong Diyos, tanggalin ka dyan. At dalhin ka niya sa lugar kung saan ikaw ay kanyang pagpapalain. Look at verses 6 to 11. "And He said to them, 'Cast the nets on the right-hand side of the boat, and you will find a catch.' So they cast, and they were not able to hold it in because of the great number of fish. Therefore, that disciples whom Jesus loved said to Peter, 'It is the Lord.' So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea." Now, pag binasa pa natin iba pang susunod, makikita natin dito, here the Lord Jesus Christ, in contrast to the futility of life away from Christ, a life of obedience, a life of following Jesus is enriched. Ulitin ko po ulit, sa kabaliktaran ng isang buhay na malayo kay Kristo, na kung saan magdudulot lamang ng kawalan sa atin, yung buhay na may pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay magdudulot upang dalhin tayo ng Panginoon sa pagpapala na hindi natin kayang isipin. Psalm 23 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters." Parang kung titingnan mo rito, si King David, he's so proud. Nagmamayabang siya. Ang Panginoon, si Yahweh ang aking pastor. At dahil si Yahweh ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan pa. Lahat ng pangangailangan ko sa buhay, ibinibigay ng aking mabuting pastor. Pero tingnan niyo po ito. Sino ba ang unang-unang nakakainom na tupa sa mga alaga ng pastor? Di ba yung malapit sa kanya? Hindi yung malayo.
Kung kaya ang nais ng Panginoong Diyos, lumapit ka sa Kanya. Kung malayo ka, balik sa Panginoon sapagkat wala yung pagpapala dun sa mga tao na malayo sa ating Panginoong Diyos. At ang interesting dito, narito yung mga disipulo, magdamag ng isda, walang huli. Pagdating nila, may sumigaw na tao, hindi nila nakilala kagad. Tama? And then, sabi ng tao, ilaglag nyo sa kanan yung inyong net. At nung nilaglag nila yung kanilang net doon sa kanang banda, anong nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda. Itong mga tao na to, sabi nga natin, professional fishermen. Kung merong mang bagay na sabihin na natin is kabisado nila, walang iba kung hindi ang pangingisda. At kung merong mang bagay na kung merong professional na mangingisda, sa palagay niyo kaya manghuhuli siya sa malapit sa Pampang? Sabi doon sa talata, meron lamang layo na 100 yards. Pag kinonvert natin sa meter, I think it's 91 point something meters. Ang ginamit sa Tagalog, 90 metro. So sa madaling salita, ganun lamang yung layo. Halos ganun, yun lang yung layo niya sa ating sa Pampang nung bangka. At sabi ng Panginoon, ilaglag nyo. Usually, ang mangingisda, di ba umaalis siya ng maaga, pumupunta doon sa mga malalayong lugar, sa malalalim na lugar. Pero wala silang nahuli. Pagdating doon, sabi ng Panginoon, okay, ilaglag nyo yan. At paglaglag nila, laking mangha ng mga tao. Bagamat sila ay professional fishermen, ang Panginoong Diyos naman ang nagmamay-ari ng lahat ng isda. Amen? Paanong nangyari na lahat ng isda nagkumpulan doon sa may side ng bangka at malapit sa Pampang? Remember the time when the Lord Jesus Christ asked Peter na kumuha ng coin doon sa bibig ng isda? Paanong nagkaroon ng coin sa loob ng bibig ng isda? Obviously, because God is God. He created all things, He controls all things, kaya kung anumang bagay na sinasabi nating imposible, posible sa Panginoong Diyos. Wala silang mahuli sapagkat ang tunay na dahilan, hindi dahil sa wala silang kakayahan. Hindi dahil sa hindi nila alam kung paano mag-isda. Wala silang huli kasi malayo sila sa Panginoon. Hindi yun yung kalooban ng Diyos para sa kanila. Pero nung sila ay inutusan ng Panginoon at sila ay sumunod, sabi dito, hinila nila yung isda. Sobrang dami at merong 153 na isda. And I believe hindi ito maliliit na isda, malalaking isda ito. Kaya hirap silang hilain. At nangyari yung bagay na yon nung sila ay sumunod sa Panginoon. Remember nung unang silang tinawag ng Panginoong Diyos? In Luke chapter 5 verses 5 to 7, pwede pong pakibuksan. Interesting po itong passage na ito. Medyo may hawig sa kwento dito sa John chapter 21. Ito yung time na unang tinawag sila Apostle Pablo o Apostle Pedro. Luke chapter 5 verses 5 to 7. Verse 5 it says, Simon answered and said, Master, we worked hard at night and caught nothing. But I will do as you say and let down the nets. Ang kwento po neto, yung mga disipulo, tulad ng kwento rito sa John chapter 21, nag-isda sila pero wala silang nahuli. And then sabi ng Panginoon, okay, ilaglag nyo sa kanan nyo yung inyong net. At nung nilaglag nila ito, pero sa, bago ni, ginawa ito ni Pedro, sabi niya, Master, we worked hard all night and caught nothing. But I will do as you say and let down the nets. Okay, Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Look at verse 6. When they had done this, they enclosed a great quantity of fish and their nets began to break. Doon sa both occasion na yan, pag tinignan natin, yung abundant catch, yung maraming paghuli, yan ay resulta ng simpleng pagsunod nila Pedro sa ating Panginoong Diyos. Wala dun sa kakayahan nila. Wala dun sa skill na meron sila.
Nakahuli sila ng maraming isda kasi sumunod sila sa ating Panginoong Diyos. That is why obeying Christ, no, will lead you to blessing. Kung tayo ay susunod sa Panginoong Diyos, I believe, nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Mamaya, ikukorek po natin yung salitang pagpapala. But my point this morning is this. Minsan, ang problema natin, kaya tayo wala, kasi pinipilit nating lumaban doon sa maliwanag na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero ang problema na maraming Kristiyano daw, nagrurunung-runungan sa ating Panginoon. Can you imagine what will happen if Peter, in a sense, nakipagtalo pa sa Panginoon? Tandaan natin, hindi pa nila kilala ang Panginoong Jesus. Nung sinabi ng Panginoon na, di ba wala kayong nahuli? Okay, ilaglag yung inyong net sa kanan. Hindi nila kilala ang Panginoon. How about lagay natin sa ganitong sitwasyon? Nagmarunong si Peter. Panginoon, magdamag kaming ng huli. Wala kaming nahuli. At saka malapit na sa Pampang. Imposible na makahuli pa kami. Pero salamat na lang, hindi nagmarunong si Peter. Dahil I believe, kung nagmarunong si Peter, na-miss niya yung blessing na inihanda ng Panginoon. And you know what? That is the problem of many of us. Sa bawat desisyon na ating ginagawa, madalas, sa sarili natin tayo nakaasa. Lord, skill ko to eh. Lord, ito yung profession ko for how many years. Alam ko kung ano ang dapat para dito. Lord, nakikita mo yung sitwasyon. Parang ang hirap naman yata na sundin yung sinasabi mo. By the way, isa sa malaking problema natin, kasi pag nakita natin yung reality, ang hirap tumalon sa pananampalataya. Tama? Tama po ba? My point is this. Naalala nyo nung time na si Kristo ay namamangka. Sila ay tumatawid sa ilog ng Jordan, Tiberias. Siya ay nakasama ng mga apostol na tutulog doon sa likuran ng bangka. At nung siya ay natutulog doon sa likuran ng bangka, biglang may dumating na bagyo. Nung dumating yung malakas na bagyo, natakot yung mga apostol. Tama? At sabi nila, Panginoon, hindi ka ba nababahala? Sabi niya, malulunod tayo. Then gumising ang Panginoong Jesus at pagkatapos siniwata niya yung malakas na bagyo. Biglang pumayapa. Tapos sabi niya sa mga apostol, bakit kayo natatakot? Napakahina ng inyong pananampalataya. Tingnan niyo po ito ah. Kung ako ang nandoon, siguro kung marami sa atin ang nandoon, sasabihin natin, ay Panginoon, nakita na namin yung bagyo, paparating na yung alon, babagsak na sa atin. Sinong hindi matatakot? Ito yung reality. Pero ang tanong sa kanila ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Nakuha niyo po yung ibig sabihin? Merong reality, ang sabi ng Panginoon, manampalataya ka sa akin. Merong reality na needs. Merong sitwasyon. Ito na yung nakikita nating katotohanan, pero sabi ng Panginoon, mamuhay ka sa pananampalataya. So kaya tayo hirap na hirap, kasi ito yung nakikita natin. Pero nakalimutan natin, God is in control of everything. Na ang tanging sinasabi ng Diyos, sumunod ka. Maaring imposible na manghuli ng maraming isda sa lugar, sa layo na meron yan, sa Pampang. Maaring imposible na magkaroon ng maraming isda dahil magdamag kayo ng huli, wala. Pero sumunod ka. At nung sila ay sumunod, naranasan nila ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng Panginoong Diyos. In fact, doon sa Luke chapter 5, ang account doon, sabi roon, sinakay nila sa dalawang bangka yung maraming isda na halos lumubog. Bakit niyo po? So the reason why we are empty, bakit tayo wala? Kasi malayo tayo minsan sa Panginoon. But the good news is this, gusto kang tanggalin ng Panginoon sa lugar na yon. At pagkatapos kanyang tanggalin doon, gusto kanyang ilagay sa lugar kung saan nandoon ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Beloved, listen to this. The Lord blesses our obedience, not our
excuses. The Lord blesses our obedience, not our excuses. Pag merong sinabi ang pangingisalita ng Panginoon, lagi tayong merong palusot eh. Lagi tayong merong, Lord, iba, taka muna. Ang sabi nga ng Biblia, sumunod ka muna. And you will be amazed how the Lord will work. How the Lord will make a way. Kanina yung kanta, napakaganda. Naisip ko lang, ang daming mga kanta na ang gaganda ng messages. Na kung pipili, kung papaniwalaan lamang natin, yayakapin lamang natin, siguro iba ang takbo ng buhay pananampalataya natin ngayon. Si Peter, sa hindi mapaliwanag na dahilan, sumunod. At dahil sa kanyang pagsunod, hinagpala. You know what? I believe many of you have the same story sa inyong buhay. Maraming pagkakataon na kaya'y sumunod sa parang imposible na kalooban ng Diyos. Pero naranasan ninyo yung makapangyariang pagkilos ng Diyos. For example, itong building na ito. Sabi ng mga leaders, when you started building this building, meron lamang kayong 800,000 pesos. Sa laki ng building na ito, yung paghukay lang, baka ubus na yung 800,000. Tama? Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos, pananampalataya sa Panginoon, nagsimula kayo. And look at now, merong magandang building na ibinigay ang Panginoon. Beloved, sumunod ka lamang. At mamamangha ka kung papaanong ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala niya sa iyo. Kung ang paglayo sa kalooban ng Diyos ay laging talo, sa kabilang banda, ang pagsunod sa Panginoon ay laging panalo. Laging may kasamang pagpapala ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Maring hindi material o financial ang pagpapala. Dito tayo madalas nayayari. Kasi pagka tayo sumunod, ang ini-expect natin, God will bless us with so much money, no? Financial blessings. Yes, isa yan sa mga blessings. Pero yung magkaroon ka ng kapayapaan dahil sumunod ka sa Diyos, yung magkaroon ka ng kagalakan dahil sumunod ka sa Diyos, kahit na hindi ganun kasagana ang iyong katatayuan ngayon sa buhay, isa yung malaking pagpapala. When we decided to obey the Lord, to follow His calling dito sa GCF, Bulacan, marami sa inyo siguro iniisip dahil, yung mga kaibigan ko iniisip nila, si Buboy pumunta doon sa GCF kasi mas malaki yung church. Pero sa totoo lamang po, lagi ko nga sinasabi sa mga leaders, struggling kaming mag-asawa. Dahil lahat yata ng aspeto ng buhay namin, financially, emotionally, relationally, affected lahat. Nandun yung mga anak ko sa Antipolo, kami nandito. Before we came here, no, huwag niyong pagmamaliin. Gusto ko lamang i-testify yung ano. Yung tinatanggap kong allowance together with my wife, yung tinatanggap kong allowance ngayon dito, nandun lamang sa 2/3. Pero yung gastos na ginagastos namin, na doble halos. Pag umuwi ka ng Antipolo, 2,000 kagad yung gas mo. Pero sabi ko sa mga anak ko, anak, gusto kong sumunod sa Panginoon. Maaring sa isipan ng isang tao, kamangmangan. Pero gusto kong sumunod sa Panginoon. So maaring hindi siya ganun kasagana financially, pero yung kapayapaan, yung kagalakan, yun ang hindi kayang bayaran ng anumang halaga. So ang pagsunod sa Panginoon, merong blessing. Not necessarily na financial or material. Pero alam mo, dahil sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo kalooban ng Panginoong Diyos, masaya ka. May kapayapaan ka. At yun yung isang tunay na pagpapala na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Yes, God wants to redirect you to His bounty. Proverbs chapter 10, verse 22. If you have your Bible, please open that verse. Napakaganda po. Sabi diyan, it is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. Sa Tagalog, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang
kabalisahan. Pag ininterpret pa natin siya, parang sinasabi niya, when pag tayo ay pinagpala ng Diyos, may enjoy natin ang blessing ng Panginoon. Ganun magbigay ng blessing ang Panginoong Diyos. Pero ulitin-ulit natin, kinakailangan nating sumunod. Now, para makorek po natin, hindi sa lahat ng pagsunod, blessing kaagad. Minsan talagang testing. Pero ang gusto ng Panginoon, subukan mo lamang. At magugulat ka kung paano niyang i-overrule ang situations ayon sa kanyang kalooban. So, He wants us to remove, He will remove us, no, mula doon sa emptiness, and then He will redirect us doon sa bountiness na gusto ng Panginoong Diyos. At then, pangatlo, He will restore us in His activity. Ano ba yung activity ng Panginoon para kay Peter at sa mga apostles? When the Lord Jesus Christ called the apostles, tinawag sila para mangisda ng tao, hindi para mangisda ng isda. Tingnan niyo po sa Luke chapter 5 verses 9 to 10. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Listen, sabi niya, mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin. Nang marinig ng mga apostol ang pagtawag ng Panginoon, sabi sa verse 11, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Mula nung sila'y sumunod sa Panginoon, nakasama na nila ang Panginoon sa pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Nakita nila yung pagpapagaling ng Panginoon sa mga may sakit, mga hindi kayang ipaliwanag na himala. Nakita lahat ng mga apostol yung mga bagay na yon. Subalit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, sa unang bahagi ng John chapter 21, makikita natin na muling bumalik yung mga apostol sa dati nilang gawain, pangingisda ng isda. Anong nangyari? Ang sabi natin kanina, maaring nahiya si Pedro. Actually, maaring wala naman siya talagang intensyon na isama yung mga apostol. Nagpaalam lang siya. Sinabi niya lang na mangingisda ako. Pero dahil likas na leader itong si Pedro, nagsisamahan yung mga apostol. Marahil iniisip ni Pedro, sabi natin kanina, na likas akong mahina, hindi ako karapat-dapat sa paglilingkod. Itinatwa ko ang Panginoong Diyos, so babalik na lang ako sa dati kong gawain. Kung saan, mas, sabi nga, gamay ko yung pagkilos. So nung sila'y tinawag ng Panginoon para mangisda ng tao, pero dito sa talatang ito, si Pedro ay bumalik sa dati niyang gawain. But God has a purpose in Peter's life. That is why he pursued Peter. He pursued the one who denied him. At kinakailangang i-deal ng Panginoon si Pedro yung tunay na issue sa buhay ni Pedro upang maibalik si Pedro doon sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Si Pedro, dininay niya ang Panginoong Jesus ng 3 beses. At dito rin, 3 beses na tinanong ng Panginoon si Pedro, do you love me more than this? Maraming mga Bible scholars ang nagtatalo-talo kung ano ibig sabihin ng this doon sa talata na yon. Higit mo ba akong mahal kaysa sa mga bagay na ito? Sabi ng iba, ito'y tumutukoy doon sa mga apostol dahil nagmamalaki si Pedro na, Lord, naalala niyo, sabi niya, kahit na ipagkanulo ka ng mga ito, ako hindi kita ipagkakanulo. Parang sinasabi nila na yung this daw ay tumutukoy doon sa pag-ibig ng mga apostol. Higit na mas mataas ang pagmamahal ko sa inyo, Panginoon, kaysa sa pagmamahal ng mga apostol. Kung ito yung tama, pwede nating sabihin, kaya ang sagot ni Pedro, Lord, you know that I love you. Hindi niya na sinabi na, Lord, alam mo namang mahal na mahal kita. Basta sinabi niya lang, Lord, I love you. In fact, mas mababa doon sa level na tanong ng Panginoon. Pero yung this, pwede rin daw magtumukoy doon sa mga gamit niya sa pangingisda. Remember, ang konteksto, bumalik sila sa pangingisda.
Yung tawag sa kanilang Panginoon, mangisda ng mga tao. Pero ngayon, nandun sila sa dati nilang gawain. Kaya ang tanong ng Panginoon, Peter, do you love me more than this? Higit pa rito sa mga inaakala mo na iyong kasiguruhan. Dati mo itong trabaho, skill mo ito, mahalaga sa itong mga bagay na ito. Masigit mo ba akong mahal kaysa dyan? Ano sagot ni Pedro? Panginoon, alam mong mahal kita. Tinalakay natin ito nung nakaraan, sabi natin, ang tanong ng Panginoon is, do you love me? No? With a kind of, with a divine love na meron ako para sa iyo. Ang sagot ni Pedro, yes Lord, mahal kita bilang kapatid. Dalawang beses, mahal mo ba ako katulad ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Pero ang sagot niya, Lord, yes Lord, mahal kita bilang kaibigan. Then pangatlo, tinanong siya ng Panginoon, talaga bang mahal mo ako, Pedro? Ginamit ng Panginoon yung salitang ginamit ni Pedro. Ang implication is this, Pedro, sinasabi mong mahal mo ako. Pero ang tanong ko sa iyo, talaga bang mahal mo ako? Kahit na dun sa level na sinasabi mo lang. Parang ganito po siya mga kapatid. Kung tatanungin ko kayo ngayon, mahal niyo ba ang Panginoon? Parang yung iba hindi yata. Do you love the Lord? Do you really love Him? So yung tanong, sagot niyo na yan, sabi ng Panginoong Diyos, sabi ni Peter, yes Lord, alam mo yung lahat ng bagay, alam mong mahal kita. Tandaan natin, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, alam niya kung anong tunay na damdamin ni Pedro. Pero inabot niya si Pedro doon sa level na meron si Pedro. Sabi ni Pedro, yes Lord, mahal kita. Then ang tanong sa kanya ng Panginoon, Pedro, talaga bang mahal mo ako kahit diyan sa level na sinasabi mong mahal mo ako? Kung ang level na sinasabi ng Diyos na pagmamahal sa atin walang hanggan, yung level na sinasabi ni Peter hanggang dito lang. Sabi ni, ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba talaga ako kahit hanggang dito lang? At yun din yung tanong ng Panginoon sa bawat sa atin. Yung sagot nyo kanina kung talagang mahal nyo ang Panginoon, talaga bang mahal nyo ang Panginoon, kahit dun lang sa level na sinasabi nyo. Kapatid, minsan, iba yung lumalabas dun sa manifestation ng pagmamahal natin sa Kanya. Peter had denied the Lord Jesus Christ 3 times. So kinakailangan siyang i-deal ng Panginoon 3 times din, tinanong siya. Bakit? Sapagkat para maibalik si Pedro doon sa activity na plano ng Panginoong Diyos, kinakailangan i-correct yung issue ng buhay ni Pedro. Meron siyang takot, meron siyang pag-aalinlangan. Itinatwa ko ang Panginoon, maaaring hindi na ako karapat-dapat. Nagkasala ako sa Panginoon. So kaya ngayon, kinakailangan i-assure siya ng Panginoong Diyos na Pedro, hindi nagbabago yung plano ko sa iyo. Pero kinakailangan kalimutan mo na ito. Kinakailangan tanggapin mo na mahal kita at hindi nagbabago yung plano ko sa iyo. Maaring masakit para kay Peter na marinig niya yung tanong ng Panginoon for 3 times. Nagpapaalala yon nung kanyang ginawa. Pero napakahalaga na balikan niya yung kanyang pagkakamali, pagsisihan niya, at ngayon ay magbalik loob sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang kalalagayan mo spiritually. Hindi ko alam kung ikaw yung katulad ni Pedro na nag-iisip na, Lord, hindi na ako karapat-dapat. Kasi meron akong nagawa na napakalaking kasalanan. Ang nais ng Panginoon, i-deal mo siya sa Kanya. At pagkatapos mo siyang i-deal sa Panginoon, sisiguraduhin ko sa iyo, ibabalik ka ulit ng Panginoon doon sa layunin o sa tatahakin na gusto niya para sa iyo. Pero kinakailangan i-deal muna natin yung issue sa buhay natin. And because of that, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, okay, sumunod ka sa akin. Verse 20 ng John chapter 21. Sabi rito, and when he had spoken this, he said to him, follow me. Pagsunod ni Pedro, nakita niya yung kanyang disipulo o yung isang disipulo. By the way, bago pala yon, sa pagmamahal natin sa Panginoong Diyos, merong 2 manifestations. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, unang-una,
we will be willing to serve the Lord. Pansinin niyo po ito. Every time natatanungin ng Panginoong Diyos si Peter, do you love me more than this? Pagsagot ni Peter na, yes Lord, I love you. Ano sasabihin ng Panginoon? Feed my sheep. Then tanong ulit siya, do you love me more than this? Take care of my sheep. Do you love me more than this? Then feed my lamb. Pagka sinabi niyang mahal kita Lord, meron ka agad kasunod, gawin mo ito. So yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na mahal kita Panginoon pero wala akong pakialam sa iyo. Mahal kita Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Ako niyo po? Kaya pag sinabi kong mahal ko ang Panginoon, Lord, susunod ako sa iyo. Pangalawa, kung talagang mahal natin ang Panginoon, isang manifestation pa niyan, sacrifice. Doon sa mga susunod na verses, sinabi ng Panginoon kung anong klaseng kamatayan ang darating kay Peter. Look at verse 18. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now this he said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Ano ibig ko po sabihin? Yung verse 19, maraming commentators ang nagsasabi na ito yung nagpapahayag ng klase ng kamatayan na meron si Peter. Actually, clear naman doon sa passage. Sa Christian history, sinasabi nila na si Kristo ay namatay, ipinako sa krus, pero patiwarik. Tingnan niyo po ito. Bakit dininay ni Peter si Jesus? Di ba takot siya sa kanya, para sa sarili niya? Obviously, kaya niya dininay ang Panginoon. Pero nung siya ay ibinalik ng Panginoon doon sa tamang landasin, eto ngayon si Peter, napaka-bold. Handa akong magsekripisyo para sa iyo, Panginoon. Kapag mahal mo ang isang tao, di ba handa mong ibigay ang iyong buhay? By the way, kapag mayroong magpapakasal, usually ang lagi kong tanong sa lalaki, bakit mo pakakasalan ang babaeng ito? Hanggat hindi niya sinasabi niya na mahal niya, paulit-ulit lang yung tanong ko. At pag sinabi niyang mahal niya yung babae, ang tanong ko ulit, handa ka bang mamatay para sa babaeng ito? Alam niyo po kung bakit? Kasi pag sinabi mong mahal mo ang babae, ibig sabihin, handa mong ibigay ang buhay mo para sa kanya. Diba John of Ephesians chapter 5 verse 25? Husband, love your wives as Christ loved the church. So dapat ganun din yung pagmamahal na meron tayo. My point is this, yung tunay na diwa ng pagmamahal, you are willing to offer your body para dun sa yung minamahal. And here is Peter. Because he loved the Lord, sabi niya willing siyang magsakripisyo para sa kanya. So kaya pag sinabi nating mahal ang Panginoon, the question is, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Pag may dumating dito ng mga tao na walang takot sa Diyos at sabihin niya, sino ang kay Kristo rito? Ilan kaya ang maiiwan dito? Pwede bang dumaan dito sa likod? Kasi baka ako unang tumakbo eh, di ba? So yun yung problema natin. Eto lang tayo, pero wala dito. Kaya ang sabi ng Panginoon, do you truly love me? Kung talagang mahal mo ko, kahit na yung level lang na sinasabi mo na pagmamahal, ipakita mo, Peter. At yung tunay na pagmamahal, handang maglingkod, handang magsakripisyo. Tapos eto tayo ngayon, sabi natin, Panginoon, mahal kita. Ay, Sunday! Ay, busy ako niyan, Lord. Di ba? Hindi ako pwede. Lord, mahal kita. Maglingkod ka sa Panginoon. Ano ba yan? Ang dami-dami ng leaders doon. Pati ba naman ako, kailangan pa? Do you really love the Lord? Kung talagang mahal mo ang Panginoon, di ba sabi ka dapat para sa Kanya? Di ba, hindi pa man Sunday, excited ka na? Yun yung tunay na pagmamahal. Kapatid, maganda siguro, saliksikin natin yung sarili natin. Do we really love the Lord?
Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon, handa mong ibigay ang iyong sarili, handa kang magsakripisyo. Isa sa mga blessing naming mag-asawa pag-uwi namin noong Sunday, nasabi ko na to nung sa discipleship group. Yung anak kong pangalawa, nagtatrabaho siya sa, ano ba tawag niya, mahal? OBD call center. It so happened, ang trabaho niya is may pasok siya ng Saturday night. So lalabas siya ng Sunday morning. Pero sabi niya ganyan, non-negotiable ang Sunday, so magpupunta siya ng church. So pagkatapos namin, pagdating namin doon hapon, kwentuhan, tapos maya-maya sabi niya pa, matutulog na ako. 25 hours na akong walang tulog. Kasi nga, para sa kanya, non-negotiable ang pagsamba sa Panginoon Diyos. In fact, sabi niya sa amin ni Lucel, pa, pag sinabi ng company na pumasok ako ng Sunday, magre-resign ako. Kasi para sa kanya, God is my priority. And with that, wala akong nasabi kundi, Lord, salamat po. Kasi kahit malayo kaming mag-asawa, sigurado ako na yung puso ng mga anak ko nasa Panginoon. GCF family, if we truly love the Lord, make Him the priority of your life. Ang dami pong pwedeng sabihin sa passage na sumunod yung apostle, sabi ni Pedro, paano naman siya? Sabi ng Panginoong Diyos, kung anong gusto kong gawin sa kanya, wala kang pakialam. Sabi doon sa last part, no? Ano ibig sabihin? Pag tinawag ka ng Panginoon, huwag mong tingnan yung iba. Ang isipin mo, yung pagtawag sa iyo ng Panginoon. Kaya tayo nahihirapan na sumunod sa Panginoon kasi lagi natin tinitingnan yung iba. Eh bakit siya hindi niya ginagawa yun? Kapatid, lahat tayo haharap sa Panginoon. At ang pagsingil sa atin ng Panginoon, individually, personally, hindi base sa ginawa nung ibang tao. Kaya kung tunay na mahal natin ng Panginoon, tayo yung may pananagutan din pagharap natin sa Kanya. Huwag mong isipin kung ano yung ginagawa ng iba. Ang isipin mo, yung pagtawag sa iyo ng Panginoong Diyos. And I hope, imagine mo, nagkasala ka paulit-ulit, nasasaktan mong damdamin ng Panginoon, naranasan mong paghihirap, sabi ng Panginoon, anak, mahal kita, gusto kitang tanggalin dyan, gusto kitang dalin dito sa lugar ng pagpapala, pero kinakailangan mong sumunod. Pero pag ikaw ay dinlakaw dito sa lugar ng pagpapala, huwag kang makalimot sa akin. Maglingkod ka sa akin. Ibigay mo ang iyong buhay sa paglilingkod. Bilang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa akin. Yun yung plano ng Diyos sa bawat sa atin. 3 action point. Mabilis lamang po. Number 1, go back to God. Hindi ko alam kung saan ka nandun ngayon. Pero just what we have said a while ago, ang buhay na malayo sa Diyos is emptiness. Kawalan. Talo ka, kapatid. Kaya balik tayo sa Panginoon. Pangalawa, deepen your love for God. Through your personal time with Him, prayer, huwag natin pabayaan yung pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pagsamba natin, palalimin natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Pangatlo, serve God out of love. Isang message siguro minsan, pag-aralan natin, ano yung pinakamataas na antas na dapat na motivation ng paglilingkod? Walang iba kundi pag-ibig sa Diyos. Hindi para dahil meron akong tatanggapin sa Diyos, hindi dahil sa kung ano pang mangdailan, maglilingkod ako kasi mahal ko ang Diyos. Dahil siya yung unang nagmahal sa akin. God bless, Giuseppe family. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita. Pagpalain po ito at nawa ito'y maging pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang panalangin. Amen. In response to God's word, shall we all arise and sing this song for Him.
Ngayong umaga, meron po tayong pribilehyo upang alalahanin ang dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang banal na hapunan ay sumisimbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus kung paano ang kanyang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang banal na dugo ay nabuhos sa ikaliligtas ng makasalanang tulad ko ng sangkatauhan. Sa madaling salita, ang banal na hapunan ay simbolo lamang, hindi po ito literal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Unlike sa paniniwala ng iba na yung doctrine of transubstantiation, kung saan ang tinapay ay nagiging literal na katawan at ang dugo ay nagiging literal na, ay ang kopa ay nagiging literal na dugo ni Kristo,
taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay simbolo po lamang. Ang banal na hapunan ay isang magandang pagkakataon din na saliksikin natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kamusta ang ating buhay sa Kanyang harapan? At ito ay isang pagtingin naman sa darating na hinaharap na isang araw muling babalik si Jesus upang kunin ang lahat ng sa Kanya ay nagsisampalataya. Sa bawat isa na narito ngayon at nagdanais na makabahagi sa pagpartake ng banal na hapunan, ilang paalala po lamang, napakahalaga na tayo ay meron ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. When I say tamang relasyon, nakita natin ang ating pagiging makasalanan, pinagsisihan, at nanampalataya tayo kay Kristo na siya lamang at tanging siya lamang ang tagapagligtas. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya at Kanyang biyaya, tayo ay mayroong kaligtasan. At kung ikaw naman ay mananampalataya na, subalit hindi ka pa nababautismuhan ng lubog sa tubig, bilang pagpapahayag ng pagsunod kay Kristo, maaari pong wag muna. At kung ikaw naman ay nanampalataya na, lubog na sa tubig, nabautismuhan, subalit patuloy at patuloy na namumuhay sa kasalanan, maaari pong wag muna. Ito yung sinasabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verses 27 pababa, kung saan marami sa inyo ang nagsasagawa ng hindi tama, kung kaya't ang iba ay may sakit at ang iba ay mga namatay na sapagkat ginagawa ninyo ang banal hapunan na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So with that, inanyahan ko ang bawat isa na magkaroon ng tahimik na panalangin bilang paghahanda para sa ating pagpartake ng banal hapunan. And after that, we will request Pastor Rodney to pray for the bread and the cup. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po ay manalangin, tayo manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming makakapag-nalangin, Panginoon, ng makakapag-nalangin ng Lord's Supper ng sama-sama, Panginoon. At sa pag-nalangin namin, Panginoon, maalala ang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kanyang dugo na siyang nabuhos upang mugasan ng aming mga kasalanan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, gawin mo itong makabuluhan sa bawat isa sa amin sa pagkakataong ito, Panginoon. Nawa, maalala namin, Panginoon, ang kahulugan ng cross sa aming buhay, Panginoon. Salamat ng marami itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Desperate for you.
This is the air I breathe. I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us eat together. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let us drink together. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Opo Ama, muli maraming salamat sa pribilehyo na inyong pinagkaloob upang
Muling alalahanin ang dakilang pagliligtas na ginawa ng iyong bugtong na anak ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ama, excited po kami sa muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak ni Jesus. At nawa, ang bawat isa po sa amin ay matagpo ang nagtatapat at makasama ka namin magpakailanman sa inyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay panalangin. Amen.